Baha pa rin sa 20 barangay sa Kalumpit, Bulacan dahil sa epekto ng habagat at high tide. Sa gitna naman ng thunderstorm sa Cotabato, tinangay ng rumaragas ang tubig ang isang pickup. Saksi si CJ Turida ng GMA Regional TV. Tagilid na ang pickup na ito habang stranded sa gitna ng rumaragas ang tubig sa Alameda, Cotabato, pasado alas 6 kagabi. Biglang tumirik ang pickup habang dumadaan sa spillway. At dahil tuloy-tuloy ang malakas na ulan, tumaas pa lalo ang tubig at inanod ang sasakyan. Rumisponde naman ang MDR-RMO at BFP at hinila ang sasakyan. Nailigtas naman ang tatlong sakay. Sa San Fabian, Pangasinan, class shifting ang ipinatutupad sa Longos Elementary School na halos 3 linggo nang lubog sa baha. Nangingitim na ang tubig mula sa covered court hanggang sa harapang bahagi ng bakuran at mataas pa rin ang tubig sa ilang silid-aralan. Bunsod ito ng pag-ulan simula pa noong manalasa ang bagyong Enteng na sinundan ng habagat at ng katatapos na bagyong Jenner. Nagsusubsid man ba't every time na may ulan, tatas ulit. Sana 1 week na walang ulan, saka may magsusubsid siya dito. Makikipag-ugnayan ang pamunuan ng paaralan sa lokal na pamahalaan para matulungan sila sa pagtatambak ng lupa kahit sa daanan lang papunta sa mga silid-aralan. Sa Kalumpit, Bulacan, 20 barangay ang lubog pa rin sa baha dahil sa epekto ng habagat at high tide. Hanggang 7 talampakan ang pinakamataas na baha sa barangay Maysulaw. Sa barangay Bulusan, problema pa ang mga sira-sirang kalsada sa ilang lugar. Lubog din sa tubig ang Calizon Elementary School. Yun ba ang hirap? Dalawang lugar ng lupak-lupak na yan. Dalawang linggo na ito. Para sa GMA Integrated News, ako si CJ Turida ng GMA Regional TV. Ang inyong saksi!